facilitating accounting process. Isahan lang makikita ninyo. Yeah. Sabi ko ay isa na lang, isahan na lang ang pag-uwi. Mamaya ay karoon siguro tayo ng question and answer para mas tapusin natin ito na may mga tanong kayo mula pa nung nakaraan, you want to ask. This will be our last meeting. Bagamat may group naman tayo nagnabuo, so, kung may mga ibang bagay na importante, perhaps I can share and encourage you to have a conversation din sa bagay na yun. Mag-share na ako ng aking lesson gabing ito. Bago siguro yan, mag-pray muna tayo. Let's pray. Panginoon, we are thankful for this time that we have that we can gather online and learn more about counseling. We pray that the Holy Spirit will continue to speak and move in and through us, Father, tonight. Ang ginagawa po namin ito ay hindi po para sa aming sarili lang. Ito po ay para maging katuwang ito in making disciples and in advancing your kingdom. So we pray, God, that you help us, Lord. Hiningi po namin ang iyong pagkilos, gabay, at karunungan sa gabi nito. Salamat po sa bawat isa na nandito. May your name be honored and exalted, and we are expecting for greater and bigger things, Father, tonight as we end this class for the past 3 weeks, Father. May your name be honored as well. In Jesus' name, amen and amen. So, isi-share na ako ng aking PowerPoint na. Nakikita niyo ba yung aking PowerPoint? Yes, Pastor. Okay, thank you. Nakaroon ko dito sa iba, hindi nakita. Salamat naman nakita. Ang ating nag-aaralan ay Foundational Skills in Pastoral Counseling, a Ministry of Encouragement at Tough Times. So last one, guys, sinabi ko kanina, we talk about the role of pastoral counseling in the local church. Then the qualities of a pastoral counselor. And last week, we talk about the ethical issues in pastoral counseling. Ating self-awareness, confidentiality, yung dual multiple relationship, yung supervision, yung referral, at saka yung Christian values natin. Bagay na titignan natin when we provide counseling. Tapos nag-share din ako sa inyo ng dalawang steps noon. Ito yung kaibahan, yung Ministry of Empowerment at Ministry of Encouragement. Tapos also I shared with you this one. And then yung ito nga, yun. At ngayon, pag-usapan natin yung steps of counseling process. The seven steps in facilitating counseling process. Tapos yung challenge sa kapang portion nito. So, ang sabi ko sa inyo nito last time, ito yung counseling map natin. Counseling map when we are providing counseling. Kumbaga, ito yung gabay natin, proseso. Paano ba ginagawa ang counseling? Sabi ko sa inyo, magkaiba yung problem solving skills kaysa yung tinatawag natin na counseling. Kasi counseling, ganyan siyang map. May process siya that we have to go through. At nga, tatapusin natin sa gabing ito. So yung una, diniscuss ko yung we have to create a non-threatening environment. Unang-una talaga sa counseling, the first thing first, we have to consider is safe and comfortable place. Napaka-importante nitong bagay na to. Pangalawa ay building positive relationship. So, usapan din natin itong building positive relationship. So tingin ko magandang balikan ito. Napaka-importante when we talk about counseling, we have to build positive relationship. Uh,
tanggal na ito, may guho, sino magumuro niya? Yeah. Mr. Robert? Yeah, parang... Yes, Pastor. Yes, Pastor. Yeah. Yes, Pastor. Tanggal yan. Parang, okay na. Yeah. Yan, okay na, wala na. Okay. Sige. Okay, so ito yung pangalawa, yung building positive relationship. Mahirap mag-provide ng counseling kung hindi siya founded ng relationship. That's why ito yung isa sa susunod natin na gagawin. You have to establish rapport with your counseling. Ibig sabihin, makahalaga na ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kalooban nung makita ka niya ay magaan. Importante yan. At may mga proseso sa tayong pinag-usapan last time, paano kagaan yung kanyang pakiramdam. Siguro, italagay ko lang ulit doon yung sa inyong papel no, para makita pa ninyo sa attachment na gagawin ko. So, pangatlo ay pastoral appraisal. So, una, creating a non-threatening environment. Tapos yung pangalawa natin, remember, building positive relationship. At pangatlo ay pastoral appraisal. Sinabing pastoral appraisal, parang sinasabi lang nito, yung ating assessment. We have to assess the issue. Paano natin ito i-assess? Tingnan natin. So this step provides an opportunity for counselor to practice sensitivity, discernment, and listening skills while encouraging self-disclosure on the part of the counselor. So ito na, no? Nakahanda ka na ng lugar. Tapos nakapag-build ka ng relationship. Kumusta mo siya? Hindi naman yung kumusta na kumusta, kundi yung the way by the way pala, no? Sa umpisa ng iyong pagkikita, halimbawa nagkikita kayo, iwasan yung pagkasalita ng kumusta ka na. Kailangan siya, pero meron tamang lugar para sabihin yan. Kasi tayo, pag nakikita tayo, kumusta ka na? Sa counseling ay medyo hindi siya proper na pag nakita kayo sa counseling, tapos sabihin mo, kumusta ka na? Meron sa tamang lugar. Mamaya, kung may tanong kayo, siguro pag-usapin pa natin. So pastoral appraisal ay ito yung time for you to become sensitive, discerning, you're able to develop this kind of attitude. Pero ang pinaka-highlight talaga sa pastoral appraisal ay tatawag natin na listening skills. Yung pakikinig. At napaka-importante ng pakikinig sa buong proseso ng counseling. In fact, ito ang gusto kong i-highlight dito sa pangatlong ito. This third step values the importance of the listening skills. With the counselee, and once established, the counselor is directly focusing the counselee's relational issues, whether towards himself, with the people, or related to his relationship with God. So as counselors, we want an accurate information from our counselees. And this requires skills in listening. So again, dito na papasok yung pakikinig. Pakikinig. Napaka-importante nitong part na to sa pakikinig natin. So listen to the counselee's story and his experiences with minimal encouragement. So kung halimbawa, nandun na siya at kumbaga, nagawa mo na yung una, yung pangalawa, sa pangatlo. At pwede mong simula na ano ba ang gusto mong marinig ko? Ano ba ang gusto mong marinig ko?
ngayong hapong ito, ngayong umaga ito. Gusto mong, ano ba gusto mong sabihin sa akin? Yun, no? Ano ba gusto mong marinig ko? Ano ba sabihin mo para sa akin? Sigurado ako, meron kang gusto mong sabihin sa akin. Dito ako para makikinig ako sa iyo. Dito ako para pakinggan ang sasabihin mo. So, yung mga ganong mga salita, communicate yun ng active listening. Communicate yun ng katawag natin na attention saka yung pagiging attentive. At importante yun sa prosesong ito. At sigurado, magkwento na yan siya. So with minimal encouragement, you encourage. Hanggang maari ay wag mong puputol-putulin yung kanyang pagsasalita, pagkukwento niya. Pero pwede rin na puputulin mo siya, pero ang dahilan mo para maunawaan mo. That's why dito papasok yung listen with understanding. Ito yung listen with understanding, pwede maputol-putol siya kasi ang intention mo ay para linawin, clarify or siguro pwede din na i-summarize, mahaba-haba yung summarize, clarify yung bagay na yan. Totoo ba yung narinig ko na sabi mo na nag-away kayo ng kayo mag-asawa at nagkasakitan kayo? Mga ganon. Sinasummarize. Okay, kina-clarify mo. Tama ba narinig ko? Tama ba na narinig ko na nasaktan mo? Nasaktan mo yung anak mo? Na sampal mo? Kina-clarify mo. Mabagay na yan. Importante yung mga bagay na pakikinig natin. So pay attention to feelings and emotional things. So tingnan mo rin. Ibig sabihin sa pakikinig natin ay hindi lang yung salita niya ang pinakikinggan natin. Pinakikinggan din natin yung kilos niya. So we have to observe. Listening basically is more than just listening to the words, but also with the body movements. So pwede mo parang kaya yung kanyang emotions, yung kanyang feelings. Diba, sinasabi niya, malungkot siya. Nalulungkot nga po ako eh. Pero hindi nagtutugma yung lungkot niya doon sa itsura niya. Nalulungkot siya. Salita siya nalulungkot, pero tumatawa-tawa siya. Diba yun? Yung mga ganun, pwede mong ginawin yan. Sabi mo, nalulungkot ka, pero makikita ko tumatawa ka. Parang hindi yata nagtutugma yung gusto mong sabihin. Ano ba ang ibig sabihin nito? So clarifying yan. Kaya sabi, galit nga po ako eh. Galit. So kita mo, pag galit nga po, nagtutugma yung itsura at saka yung diin ng salita. Pero yung galit nga po ako eh. Nakatawa. Tapos, magsalita ng galit. Mukhang hindi talaga magtutugma yun. At yun yung mga tinatawag din po itong dissonance. Yung hindi magkatugma. Hindi magkatugma. Parang doon sa namatayan. Sabihin mo doon sa namatayan na huwag ka nang umiyak. Dissonance yun eh. Kasi namatayan nga eh. No? Siyempre, lalo kung mahal niya to. At hindi naman parang unexpected yung death. Talagang natural na iiyak yan. And you have to allow that person to cry and to put out his emotions and feelings. Para hindi ma-dissonance at hindi ma-uwi sa iba pa mga issues. So, ask questions to clarify, sustain information, and validate your feelings. But make it sure, pakinggan ninyo to, you will not appear like a crying investigator. Baka kasi mga tanong mo, no, parang, ano pangalan mo? Ano pangalan niya? Saan siya nakatira? Ilang taon na ba siya? Ano ba ang ginawa niyo? Lalabas ka doon na parang investigador, no? at ayaw natin yung bagay na yan na parang investigador ang dating mo. So,
iwasan yan. Okay. Then gather information such as full name, age, address, status, educational level, medical record history of the problem. So itong mga to, ano to, parang may maingay dito sa amin. Yan, sinuri. Beso na. Balik na ako. Yan. So, gather information such as, binanggit ko na ito. So, ito, pwede mo itong makuha yung, ilan pa ba yung, halimbawa, yung asawa mo o yung anak mo, mabagay na. Ibang katapos niya. Pero ito, i-insert mo to while you are talking, discussing. Ah, ganun ba? Ang hirap pala nung pinagdaanan niya. Ito part ito ng active listening, no? May mga minimal encouragement. Ang bigat pala nung pinagdaanan mo. Ah, sige. Ah, tapos, ano pang nangyari? Ang mga ganun. So you ask her, ah, talagang napaka-challenge ng pinagdaanan niyo pala mag-asawa. Ano pa ba ang nangyari, no? Nung gabi niya, nag-away kayo. Noong oras ba nangyari yan? Sino ba mga nandoon na nag-away kayo? Paano nyo ito hinarap? So you ask questions, but the very purpose is to clarify and to gather information. Ibig sabihin, itong phase na ito, napaka-importante dito yung pastoral appraisal. Pakinggan ninyo ako. Sabi ko kanina, itong pangatlong step na to ay importante dahil kung hindi natin makukuha yung correct information, we can't move forward to the next step. Pag mali yung ating information, kaya napansin ninyo, may mga pagkakataon na ito gawin mo, yung pala hindi naman siya tugma kasi hindi yun yung buong kwento, hindi yun yung full story. Ang pinaka-purpose ng personal appraisal, you appraise, you assess the issue and the problem presented to you. At hindi mo malalaman yan kung hindi ka makikinig at hindi ka magtatanong din. Pero yung magtatanong mo, dapat hindi naman parang investigator ka nga, kundi bahagi pa rin ng pakikinig na pagtatanong, ng merong malasakit na pagtatanong at pakikinig. So, importante ito, mga kapatid. Listening to counselors, problems, issues, minimal encouragers, or minimal the way that we are encouraging that person. So, active listening, reflecting skills, paraphrasing, reflecting feelings, meaning pay attention to feelings and emotional things. Ito yung time for you to empathize with that person. You empathize with that person. Ang sakit pala ng pinagdaanan mo. Hindi ko lubos maisip na dumaan ka sa ganyang pagsubok sa trabaho mo, sa pamilya ba, sa asawa ba niya, sa mga anak niya, sa ministry. So, kita mo, kung itong pastoral appraisal na to, nakinig ka, tapos with part ng active listening with sabihin natin minimal encouragement sa kanya, this will help a lot. We learn to reflect, we learn to clarify, we learn to paraphrase, and we also validate his emotions and feelings. Mga kapatid, ang naging tulong nito na sa pakikinig mo, you want to be there with him or with her, and you are validating her or his emotions and feelings.
and you're clarifying his issues and presented problem to you. So, napaka-importante ng pastoral appraisal na ito sa atin. Better listening does not begin with techniques. Instead, it starts with making a sincere effort to pay attention to what is going on in the conversation partner's private world of experience. Kaya nga, ang listening is more than a skill. It starts with an attitude. It starts with an attitude. Diba? Napaka-importante nito yung pakikinig natin na ito. We have to develop this kind of attitude and listening, the listening heart. Napaka-importante nito. At ayun ang encouragement ko sa atin na it actually isa ito sa mga pinakamatagal na proseso. In fact, pagka nakapag-create ka na ng safe na space and you're able to build rapport, and then you start here, listening. Minsan yung isang pag-usap ninyo, dito lang kayo eh. Dito lang kayo natapos eh. And that's okay. Kasi pag nagkwento mga yan, hindi naman kasi pwedeng ubusin din yung oras mo. Siguro mga isang oras lang na pag-uusap ninyo. Umahaba talaga. Siguro, sobra-sobra na yung dalawang oras. Pero marami doon ay ibigay mo muna sa pakikinig. Lalo na yung mga first meeting ninyo. Makinig lang. Makinig lang. Makinig lang at iparamdam lang sa kanya yung malasakit natin. At wag kayong ma-pressure na magbigay ng payo. Uitin ko, wag kayong ma-pressure na magbigay ng payo. Ibang nagsalita siya pero nag-isip ko anong masasabihin ko, anong Bible verse na sasabihin ko sa kanya. Ito sa phase na to, sa listening na to, ang importante sa lahat, your presence is there and you are attentive and willing to be with the person, to empathize with the person. Ang laking tulong na yan. Nandiyan ka, nakikinig ka, and you are giving yourself full attention to her, to him. Malaking tulong na yan sa kanya. Siya, again, listening starts with an attitude. It does not start with technique. Now, mamaya kung mayroon kayo talang pag-usapan na lang natin. Pang-apat ay goal setting. So after self-disclosure, confession and revelation, the counselor has to proceed in goal setting. This step helps the counselees to see which among the issues that need immediate attention. Clarifying and validating the counselor's goals. So, how can I be of help? So, agreed goals. Mga kapatid, pagkatapos na nun, ang susunod na step dyan yung goal setting. Alam nyo, ito ang madalas na wala sa mga karanasan natin na problem solving. Sabihin, paulit-ulit na lang yung kwento na. May mga ganda. Nasubukan niyo naman gano'n? Pumunta sa inyo, paulit-ulit ang kwento? Naku, yan na naman. Hindi na yan. Yung problema na yan. Pagkatagal na yan, yun pa rin ang paulit-ulit niya na kwento. Yun pa rin. Alam niyo kung ano kulang doon? Ang kulang doon ay goal setting. Maganda rin nagawa niyo eh. Nagawa niyo na create kayo ng setting environment. You're able to connect with that person, yung relationship. And also yung listening skills. Kaya nga you're able to hear yung kanya mga speak story niya. Pero kapag hindi kayo nag-move sa goal setting, mapapagod ka. Ikaw yung tipong, narinig ko na to, paulit-ulit na lang tayo nito. You have to move from listening, pastoral appraisal, to the, what we call, the next level, and that's goal setting.
Yan nga, napaka-importante na sinasabi ko sa listening kasi doon mapapakinggan kung ano ba problema niya. Lilinawin mo doon kung ano ba problema niya. Kaya magsiset kayo ng goal. Counseling without commitment to accomplish the goal will only bring disappointment and possibly ends in burnout. Yung sabi ko kanina, kapag ka wala ito sa hindi mo to dinaanan, hindi counseling yung iyong ginawa. No? Na-miss mo yung proseso ng counseling, I would say. Kaya nga sinasabi ko kanina, pagka pupunta itong tao sa iyo, tapos paulit-ulit yung kwento niya, nakapago yun, naka-burnout yun, nakaka-stress pa nga yun. Para matigil siya sa kakaulit niya, dadali mo siya sa goal setting. Dadali mo siya sa goal setting. So clarifying and validating the counselor's goal moves significantly from problem-oriented to solution-based focus approach. So mga kapatid, ulitin ko to. Importante din itong pang-apat na to. Dahil ito yung time na you will confront the person. Sabi mo sa kanya, kapatid, narinig ko yung mga sinabi mo. May problema ka sa pamilya, sa asawa mo. May problema ka sa anak mo. May problema ka sa finances mo. May problema ka sa ministry mo. Ang bigat ng problema na yun. At I would say, hindi ko alam pa paano mo ito hinaharap ng mga bagay na ito. So listening pa rin yan. And then you provide. Pwede mo sabihin sa kanya, sa mga binanggit mo na problema, alin doon ang gusto mong unahin natin na bigyan ng solusyon, bigyan ng kasagutan. So importante yun. No? Importante is here the guidelines in ordering the counseling goals. So, nasasabi ko yun, you have to manage. Ang importante kasi itong part na ito dahil you help the counselee, the client, see where he is. And then, you also helping the client, the counselee, to see the big picture of what is going through with the problem he or she presented to you. Dami pala yung problema. Puno pala kami. Talagang mabigat. Takot-takot talaga na kalungkutan at maaaring iyak pa. No? At disappointment. Hurt at brokenness niya. Paramdaman. Kaya imamalis na talaga yung crisis niya. So in the absence of the crisis, tackle the problems that have a high probability of success. So ang goal setting, mga kapatid, ay parang gusto natin sabihin na ang dami mong pinagdaraanan ngayon. Hindi nakapagtataka kung bakit ganyan ang iyong pakaramdam at iniisip. At yun nga, base doon sa sinasabi mo, binanggit ko kayo na yun. Sa asawa, sa anak, sa trabaho mo maaari, sa ministry. Alin ba rito ang gusto mong unahin natin? So, importante yan. Speaks of yung knowing your priority first thing first then. So goals for the counselee that have little motivation should be placed away on the list. So advocate goals that will lead to general improvement in the counselor's life rather than band-aid. Ang parang gusto kong i-highlight dito, bagamat ang importante sa goal setting na to ay mutual yung agreement niyo. Na hindi lang ikaw yung nagsiset, mo lang sasabihin na palagay ko itong unahin mo, palagay ko dapat mo itong gawin. In fact, you ask that person kung ano ba ang dapat niyang unahin. At kung sa tingin mo na mukhang base dun sa pagkukwento niya, mukhang hindi na yun ang immediate. Perhaps you share other ways na let that person realize na meron pang possible na pwede unahin bagay na. Kaya nga you advocate goals that will lead to general improvement in the counselor's life rather than manage. Remember doon sa ethical issues natin, number one, yung self-awareness. Yung self-awareness doon
papasok ko rito kasi pagdating sa goal setting, baka ikaw mag-impose eh. Ito gawin mo. Ito gawin mo. Remember, yung self-awareness doon sa ethical issues natin, the very purpose of counseling is to empower that person to make decisions in life. So, hindi dapat ikaw nagsasabi kung ang dapat gagawin o ang dapat niyang unahin. Pero ikaw ay gumagabay sa kanya. Pinapakita mo yung mga pwede niyang gawin. Pero hinahayaan mo rin siya na piliin yung gusto niyang unahin. Kasi mamaya nag-propose kayo, unahin mo. Tapos hindi niya ginawa. Baka sumamalog mo. Baka magpamukha. Baka ayaw mo na siyang kausapin. At yun ang sinasabi po last week, yung self-awareness. That's why you have to take care of yourself. Then, ang tawag din nila rito ay self-care. Self-care. You have to take care of yourself. Kasi challenging din talaga. So clarifying and validating the counselor's goal moves significantly from problem-oriented to solution-based focus. Of course, sinabi ko kanina ito. So mga kapatid, ay importante itong pag-clarify ng goals. Nakikinig ka na? Tapos pagkatapos mo napakinggan, sasabihin mo sa kanya, kapatid, ang bigat na pinagdaanan mo sa tingin ko, ito yung mga issues na kinaharap mo ngayon. Itong tatlong ito. Alin sa tatlong ito ang pwede natin unahin? Kaya, kapag may pumunta sa inyo ulit ngayon, at yung kwento niya ay paulit-ulit na, narinig yun na nakaraan, pwede mo sabihin sa kanya, bro, o sis, alam mo, talagang ilang beses mo nang kwento sa akin ito, sa tingin ko talaga, napakahirap nito eh. Gusto kong ulitin kung tama ba yung mga narinig ko sa'yo, na ito yung mga pinagdaraanan mo ngayon, na mga problema, 1, 2, 3. Gusto ko sana malaman kung alin ba rito ang gusto mong simulang ayusin natin. Ito bang number 1? Ito bang number 2? Ito bang number 3? So, hindi na kayo ma-stop doon sa 3 na nakaka-burnout. Pupunta na kayo sa panibagong phase yung goal setting. Importante ito kasi pagka na-move mo na siya dyan, ay sabi ko nga dyan, magiging from problem-oriented to solution-based focus approach. So, papunta na kayo sa solution. Hindi na kayo mag-stay doon sa problema na usapan ninyo sa step number 3. Okay? So, ako yan ang mga lagi. Minsan may nagkwento sa akin na problema niya, counseling. Tapos pagkita naman siya, tapos ikukwento niya naman, ito na natin. Pastor, ito na naman. Ako, sinabi ko sa kanya, kinukonfront ko, kapatid, narinig ko na yan. Parang pangalawang beses mo na nga yan kinukwento sa akin. Narinig ko na yan. Yung kwento na yan. Gusto ko sana, tignan natin kung paano natin ito maayos naman. So, titigil yan siya. Titigil yan. Bagay na yan. So you are moving forward to the other one. Now, ang lima ay intervention program. Siyempre, pagka sinabi niya, oo nga, salamat po. At sa tingin ko, talagang ang dapat ko siguro unahin ay yung aking relasyon sa aking asawa. So, pagdamin niyo. So, alam ba, ang problema niya ay napanggit niya yung tungkol sa ministry, tungkol sa kanyang relasyon sa aking asawa, tungkol sa work niya, no? At saka sa sabi pa natin sa mga anak niya. Pero napili niya na. Sabi niya, mukhang sa tingin ko, dapat ko muna itong ayusin sa yung relasyon ko sa aking asawa. Now, magiging malinaw ka na ngayon. Dahil meron na kang goal at ang relasyon sa asawa ang unahin, ang intervention mo, ang program na gagawin mo ay tungkol sa kaniyang relasyon sa asawa. No? From malawak, no? Going to mas
clear, mas no? Importante itong intervention program na to kasi ngayon gagawa ka na ng program na makakatulong sa kanyang buhay, relasyon na mag-asawa. So hindi ka lang yung gagawin mo na intervention. Sabihin natin yung pwedeng action, solution na gagawin. So, importante yan. Mapabuhasan ka rin ang inisip sa dami ba naman yung dinat. That's why one step at a time. No? Siguro pwede natin sabihin, pag natapos natin itong sa mag-asawa nyo, siguro puntahan naman natin yung ibang problema mo. Pero ang gusto natin i-emphasize dyan na hindi natin pwede pagsabay-sabay niyang problema. At imposible yun natin na magawa. At walang band-aid na sagot dyan. Lalo na kung buhay mag-asawa, ang pinag-uusapan natin. Kung buhay mag-asawa niya, matrabaho din niya. Matrabaho yung bagay na yan. At kung gagawa ka ng intervention, so halimbawa, pwede kang gumawa ng mamaya, dito naman to. It is one thing to set a goal, but it is another thing to realize the goal. So here, the counselor has to provide an intervention program to address the issues toward achieving the counselor's goal. Our mastery of the scripture, both Bible stories, narratives, and Bible verses play an important role. So pick up and share Bible story. Chapter verse serves as a tool in addressing the issue. Invite the counselor to respond to the Bible story, character, verse, what principle should does the Bible character, story, verse say it to you. So halimbawa kung ang problema niya sa mag-asawa, and perhaps ito na yung intervention program. Gagawa ka na. Halimbawa yung biblical principle of marriage. Pwedeng ganun. So you provide a kaya nga napaka-importante nagbabasa sa kahanap-hanap ka dapat ang mga Bible verses tungkol sa buhay mag-asawa. Ano ba ang mga bagay na ito? And you invite that person to join in the journey of reading and reflecting with God's Word. Ano masasabi? Pati merong Bible verse dito, merong Bible story dito sa ganitong book. No? And I want you to read together itong kwento na ito. At anong tapos after niya siguro basahin, after ng sharing, perhaps a good reflection. What lessons can we learn here in relation to your marriage, to your in your relationship with your husband, with your wife? Pwede mong dalhin niya doon sa Old Testament, sa New Testament, sa Epistles, mga Bible verses that speaks of, Bible verses that speak about marriage. Marami naman yan. Pero ang sinasabi ko, meron kang malinaw na pwedeng programang gagawin sa kanya. Kasi nakabuo ka na ng intervention program. Malinaw sa iyo yung goal kasi nakinig ka. Alam mo kapag, alam mo yung pakikinig mapatid. Kaya importante yung, balikan ko lang, importante yung pag-create ng safe and listening environment. At saka yung building positive relationship. Kasi pag hindi mo na-build yung dalawang yun, hindi magkukwento sa iyo yung taong yan. Hindi yan magkukwento. Konting-konti lang. Baka ikaw lang mag-disappoint ka. Or parehas kayo mag-disappoint, mag-frustrate. Siya din, mag-frustrate din siya. Kaya nga siya nagpunta sa iyo para kukwento eh. Pero sa pagpunta niya, kung hindi mo pinagandaan yung number one, number two, parang matapansin niya rin na parang hindi ka rin interesado sa kanya. Pero kung paghahandaan mo to, yung pag-facilitate mo ng listening skills, yung listening at creating a listening atmosphere, mas mapapaspeed up no? Si ramdam niya rin na hindi ka makinig sa kanya. At yun, magiging madali na yun, papunta sa 4, and then you can also create an intervention program para sa kanya. Kasi mas malinaw sa'yo. Sa susunod, masasabihin niya na pag-usapan naman po natin yung iba pang bagay. So perhaps you can go there. So ito na. So how does this Bible story character verse help you in relation to your issues, problems?
affirm and appreciate the counsel and his faith in God. That's why we are there to help and not to criticize and not to judge and not to put him or her down. We are there to provide encouragement sa kanya. So napaka-importante yan, itong intervention program. So siguro para lang makita ninyo, so may counter-approach because so, every misaligned relationship. So pakinggan nyo ito kasi importante ito. Every misaligned relationship is directly influenced by the fall. So our own personality, so, immediate family, community, and culture. So halimbawa, problema niya sa pag-asawa. Alam naman natin na the sinful nature, no? Fall nature natin ay may contribution yun din. And basically, itong fallen nature na ito, no? Na yung bang we tend to seek support and bang ano dependencies sa spouses natin, mga ganon, na you tend to look satisfaction from your spouse. So fallen nature yan eh, parang dapat i-satisfy mo ako. Dapat i-satisfy mo ako. Dapat ikaw asawa ka. Dapat tinan mo ako. So, yung self-centeredness, yung holy nature natin, so, talaga may contribution. Plus pa, yung personality niya, kung iba yung personality niya, paano kung yung iba rin yung community niya, yung family values nila, iba rin yung family values. Kami mag-asawa, you know? Ako, no, parang lumaki kami na kumakain kami sa table na sabay-sabay. Yung wife ko, sila yung wife ko, iba naman din ang culture nila. Parang doon sa table yung mapagkain, tapos kukuha lang sila, tapos they can sit down, upo sila doon sa sala, kain sila, kwentuhan. So, yung una, parang magkaiba kami kasi gusto ko, dapat doon kami sa table. So, family values namin. Yung wife ko, hindi naman gano'n. Parang iba yung culture nila. Mga gano'n. So, kasi outgoing din yung wife ko. Ako medyo may pagkatahimik. So, ano? Plus yung fault pa ano, may pagka-self-centered. Iba pa yung sabi natin, yung culture natin. Mayroon pa tayong Filipino culture na tinatawag. So, lahat ito, nakakontribute ito sa age sa mag-asawa. That's why we have to discuss and talk about this sa paggawa ng intervention program, that we put God's word on top as our final authority. However, we have to consider din yung mga bagay na ito. So, kaya napaka-importante din. So, yung relationship towards oneself, relationship towards others, relationship towards God. So, halimbawa, yung buhay, problema ng mag-asawa. Pwede rin pumasok dito yun sa interpersonal skills, yung relationship towards others. So, you can work out with this. Yung paano ba yung kanilang relasyon mag-asawa? Paano i-address? Tulungan sila na ma-enhance, ma-improve yung kanilang relationship kasi mayroong issue sa kanilang relasyon mag-asawa. Pero hindi rin na naman natin pwedeng isang tabi yung relasyon niya sa sarili niya, relasyon din niya sa Diyos, yung spiritual direction. Pero at least sa intervention program natin, alam natin kung saan tayo magsisimula sa paggawa. Okay. Halimbawa, kung ang goal naman, halimbawa lang ito, magpalit tayo ng goal, sabihin niya na, hindi ko ano eh, yung may problema ako sa galit eh. So, anger management yan. May problema. So, ang papasok yan dito sa number one, yung increasing self-efficacy. So, ang ayusin mo, gagawa ka ng intervention program na paano niya i-manage yung kanyang anger. So, basically, it speaks of his own relationship. His relationship with himself. Sa kanya yan.
Doon ka mag-focus sa intervention program. And there are many, many Bible verses that you can talk. Like for example, creation, the image of God, that you are created in the image and likeness of God. And you explore more about that image, the image of God that is in us. The fruit of the Holy Spirit, the Beatitudes. Ang dami pwedeng i-discuss. Now, ganun din sa relationship towards God. Pag sinabi, alimawin, gusto ko sana, feeling ko, malayo-layo ako sa Panginoon. Ganito-ganito mga bagay. So, ang work out mo naman is spiritual direction. So, gagawa ka ng intervention program, basically, naka-highlight sa spiritual direction. And then, you consider yung mga Bible verses that will eventually help him na i-deal yung marriage kanya. Guilt niya sa kanyang relasyon sa Diyos. So, there are many Bible verses as well that you can talk about that. So, intervention program niya. So, a relationship-focused pastoral counselor brings to counseling a familiarity with an understanding of the resources of Christian faith, confession and forgiveness, forgiveness, prayer, and scripture. So, the heart of pastoral counseling. Okay? So, mamaya kung may tanong kayo, tapusin muna natin. Once the misaligned relationship is identified and the goal has been set, the Christian counselor can employ narrative stories in the Bible or Bible verse. Pero siyempre, hindi lang naman siya limitado doon. This can also lead to confession and faith. So, ang gusto ko lang i-emphasize ito, mga Christian counselors tayo, mga pastors tayo. So, we have our own inner resources. Meron tayong yung community natin, yung faith community natin, yung wisdom that we learn from God's word. We can use those resources to help those who are going through with pain and sabi natin and mga distress and emotional relational issues. So, again, intervention program yan. Now, the second to the last one, the number six is action plans. Action plans. So the Christian counselor does not only provide intervention program, but encourages the counselee to implement the insights gained and the lessons learned. So importante ito. Let me continue lang. So questions leading to personal realization are emails. Questions that provide a sense of immediacy. When you do your plan to start, what day, what time, can you talk about your activity this morning? So, balikan na limbawa natin yung goal. Yung goal na you talk about, like for example, doon sa interpersonal relationship, the importance ng communication. At may mga Bible verses ka na mga binanggit. At eventually, na-realize niya na kailangan niya, halimbawa, humingi ng tawad, no? Magano'n, nagkamali na siya. Kailangan niya humingi ng tawad. Sa actions plans, kasi nagkagawa na kayo ng intervention program, nag-resulta na roon na sa realization na, oo nga, no? Sabihin niya, halimbawa, I think naging self-centered ako. I have to talk to my wife and perhaps tell this and ask forgiveness sa bagay na to. Sa action plans, sasabi mo sa kanya ngayon, well, good to know na may mga realizations tayo. Ang Bible, laki nagpapaalala sa atin that we have to do these things. And good to hear from you na sabi mo na gusto mong ayusin yung relasyon. So, ikaw mag-i-initiate. At hindi lang yan, kung sabi mo gusto mo rin humingi ng tawad. Inisip ko ngayon kung kailan mo ito gagawin. No? What time? Kailan mo ito gagawin? Anong araw mo plano itong simulan? So, you are inviting that person to put into practice, to apply your reflection and your sharing. Kasi pwede na natutunan lang yan. Di ba? Parang sa sermon natin, kahit pa maganda yung ating pag-exegete ng passage natin, we're able to provide a good
historical background. Pero kung wala siyang application, maliwala rin siya. So ang counseling din ganyan. Kahit pa nandalid natin siya sa goal setting, nalid natin siya sa paggawa tayo ng intervention program, pero kung hindi niya gagawin, baliwala rin. At dito talaga natin siya tutukan. In fact, isa ito sa mahirap na process ng counseling. Dito talaga medyo papasok yung paghihigpit mo. Na paghihigpit mo. Here is the phase the counselor acts like a leader. He directs, guides, and closely checks the counselee's action plans and progress. But there is a need for reprimand and correction. It happens most likely here in this phase. So sinabi niya, limbawa, tinanong mo, kailan mo planong kausapin siya dito? At nasabi mo na gusto mo na tingin ng tawag. At nasagot niya, siguro, kausapin ko siya bukas. Usapin ko siya bukas. Tapos, hindi pa sa limbawa, no? Tatlong araw na nakita kayo ulit at tinanong mo siya, nakita na ba kayo? Nausap mo na ba siya? Sinabi niya, hindi ko pa nga eh. Ayun. Sasabihan mo siya, akala ko kakausap mo. Ano nangyari? Ano, hindi mo nakausap siya? So, dito, talagang you have to talk about this. At ako minsan sinabi ko talaga na sa counseling ko na pag nangangako tapos hindi ginagawa, sasabihin ko talaga, sinasabi ko na, alam mo kapatid, mukhang hindi ka seryoso sa ating counseling. Kasi nangako ka, nagagawin mo to. Pero hindi mo naman ginawa. Mukhang hindi ka naman seryoso na maayos ito. So, medyo mabigat yun. Pero pinapaalala ko sa kanya na nakabuo na siya eh. Kailangan na lang i-implement at may mga sabi na siya na araw, oras, tapos hindi niya ginagawa. Sabi ko, kinukonfront ko. Balikan natin to. Kasi pastor, eh, ganito. Kapatid, napakinggan mo na ito. Ganito mo na yan. Kaya nga nakabuo na tayo ng bagay na to. At kung hindi natin sisimulan yan dito sa pangako mo na to na gagawin mo, hindi tayo makaka-move forward sa iba pang mga bagay. So kung siya ay decidido talaga na maayos, siya talaga ay gusto niya na maitama yung relasyon niya sa mag-asawa, eh maganda na makita niya ito na ginagabayan siya. Lalo na sa action plans na ito. Kailan magpuplanong gawin? Pina-follow up natin. O nagawa mo na ba ito? Sabi mo nga, o sabi mo, nagawa mo na ba siya? So merong pressure sa kanya. Pero mabuti naman yun. Eventually lead to a path that will reconcile sa kanyang relasyon sa buhay na kasawa. So this phase is the most struggling part of the counseling helping ministry. Counselor should be patient, firm, and yet flexible. Only then that we can take our counselees for a deeper, meaningful life with the help of the grace of God. So maging pasensyoso lang tayo. Kasi talagang ito yung isa sa mga mabigat. Diba? Sa church, madali lang eh. O, may mga annual planning tayo, paplano-plan ministry, per-ministry, mga planning. Ang buo na, gaganda ng mga plan. Pero ang challenge talaga dyan, yung i-implement mo na yung plano. I-implement mo na. At sa counseling, yun din ang challenge. That we have to be patient and flexible as well. Sabi niya, hindi ko nagawa kasi po pala, kahapon, may ganitong nakal, kahapon pa, hindi pwede. Flexible, ganun ba? Kailan mo nagawin ito? Kailan mo ito? Gagawin ko na po bukas. So, maging flexible ka. Sige, anong oras bukas? Ano siya gagawin? Sa umaga po. O sige, pag nasabi mo na, i-message mo ako, kwentuhan mo ako kung ano nangyari. So, minimonitor mo talaga. Sinusundan mo talaga siya kung ginagawa niya. Bagay na yan. So, ganun din naman sa ministry natin. Talagang sinusundan natin.
hindi pwedeng pabayaan mo lang sila sa plano nila kahit ano pa kaganda yan without your participation and joining with them. So, mahirap din. Now, the last one ay closing and follow-up. So, finally, your counseling process is almost through. This last step aims to assure the counselee in relation to your availability. Acceptance and love. This is also a time where you assess if there is a need to see your counselee again for referral or counseling termination. So, alam mo, nasabi niya, nag-message niya sa'yo, sabi, nakausap po na po, sa okay na po, makahingi na po ng tawag. So, nabuo mo yung proseso, no? Naayos mo yung isang bagay na yan. So, praise God, no? Rejoicing with you, masaya ako na yung bagay na to na naiayos mo din. Meron ka pa bang concern? So, yun na yun. Follow-up na yung closing. Pinatapos na natin yung isang goal niya, natapos mo. Pero hindi natin sabihin sa kanya, ano, yung pangalawa ba? Isin natin yung pangatlo ba? So, iniiwan natin sa kanya. Minsan, pupunta na lang ulit niya sa'yo pag kailangan niya. Baka gusto niya pang enjoy yung pag-aayos ng relationship sa asawa niya. Pero at least may mga unresolved pa siya. So, yung immediate at importante sa kanya, naayos niya na. Na-settle niya na yung bagay. And we are rejoicing with him. That basically yung process na gawa natin. Gawa natin sa kanya. Saying goodbyes reminds us that our counseling relationship has a timetable and should be taken so seriously. So every step of it and so to maximize its results. So, nabuo mo yung process, cycle ng counseling. Patapusin mo na. Praise God. Masaya ako na naiayos mo itong bagay na to para sa'yo. So never forget this, though this is the last step of Christian counseling, yet so important you have to inform the counselee at the very start of your relationship. Para sinasabi ko lang dito na may katapusan. So, doon pala sa umpisa, sinasabi mo na, sige, tignan natin paano ang gagawin natin, makakatulong. Pagkatapos ko, we'll be celebrating and rejoicing. May mga ganyan ako, mga issues na mag-asawa na pagkatapos nilang na-settle. There is a what we call a church celebration. Isa sinasama ako. Basta, sama po kayo mag- dinner tayo sa bahay, kumain po tayo ng mas sa labas. Parang you're closing that, no? Yung bagay na yun. Kasi somehow, hindi ko nagbigay ng solusyon ng sagot ron, pero you are there to guide and to help yung kausap mo. So, ito yung mga pwede mong gawin kung kailangan pa nila. Sige, let me know lang kung gusto nyo pa makausap kayo mag-asawa. Or kung gusto ba nila ng referral. Pero kung halimbawa yung asawa ay hindi pa Christian or paano ang itself, faith niya. So perhaps this can be a good time also that you can evangelize and create a program for them, a discipleship program. Minsan, yun ang nangyari sa akin. Ayos sila, pero meron pang panibagong step kami. Minsan, yun na yung discipleship process nila na uwi doon sa discipleship nila. Nagkakaroon kasi magiging madali na lang sa yung process ng discipleship kasi natulungan mo sila eh. Patulungan mo sila, naabot mo sila sa panahon na nahihirapan sila. At yung pagsunod nila sa'yo, mas, yung respect nila sa'yo, mas mataas. Kasi sabi na, tulungan nga ako nito. So yung, kaya itong counseling is only good venue for evangelism and discipleship. And you, and then of course, you close them in a prayer blessing. Ako ganun eh. You pray ko sila mag-asawa. Let me just pray for you. I want to bless the relationship ninyo. At gusto naman nila ng ganyan. You pray for them and you bless them. So ito yung 7 steps, man. Creating a non-threatening environment. Building positive relationship. Pastoral appraisal, goal setting, intervention program, action plans, closing and follow-up. And that's my prayer for us. So the 7 steps in facilitating counseling process is a tool towards encouraging people, the ministry of encouragement, and changing their lives for a better, productive, and meaningful life centered on God and His purpose through Christ our Lord. So again, be an encourager today. So siguro how, pagkatapos na po siguro, tapos magkaroon ka ng sharing. How does this lesson help you? No? Pero let me again remind you who we are.
We are agent of healing, bridges, but not the healer. But it just emphasizes kasi importante to, involves in saving lives, but not the Savior. Instills hope, but not God. Kasi nga, ginamit tayo, pero tandaan natin na tayo ay ginamit lang. And all the glory and honor belongs to God. He alone deserves to receive honor. So let us always remember our role is to help, lead, and point them to God, who knows them better and who loves them unconditionally. Pastoral counselors are representatives of God's healing ministry. Tayo yun. Tayo yun. Kasi natin maging karoon ng healing ministry sa church, then we have to seriously, you know, under this ministry of counseling, helping ministry. Napaka-importante nito, mga kapatid. And again, gusto ko itong emphasize yung at the first week natin dito. May the hurting, the hopeless, and the broken find hope, healing, and growth as we fulfill our call reflected in Galatians 6, verse 2. Carry one another's burden and thereby fulfill the law of us. Let our counseling ministry be an avenue to demonstrate and experience God's unconditional love, His grace, and mercy. Kapatid, yun ang panalangin ko para sa atin. We can talk more about this, but let me just leave with this one that we need to guard our relationship and encourage one another. So magkaroon tayo siguro ng sharing muna, tapos mamaya saka mag-switch sa ating. Mag-breakout tayo, Pastor Abner. Breakout siguro tayo, tapos after nito magkaroon tayo ng question and answer. Breakout tayo. Sige, Pastor. Okay. Siguro, Pastor Arnold, yung breakout, yung pag-usapan nila, yung itong lessons na ito. Kung pwede rin siguro, ano yung mga, anong seven steps na ito? Ano yung mga importante na pwede pang nilang na-appreciate ito o pwede nilang magamit siguro. Something like that lang. So, okay. Flowing lang tayo sa breakout na. We'll share lang what strikes to you most. Okay. Breakout tayo. Teka muna. Ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, breakout ha. Go to your breakout rooms. Okay po. Banig sa salita. Sound. Check. Echo. Delay. Wow, narinig kita. Narinig naman kita. Malinaw naman. Thank you, Pastor. Thank you. Low sound. Nakaganto pala. Check sound. Hindi, kahit ganito kalayo, malakas pa rin.
Let me know ang pass kung andyan na sila. Hello, Pastor Jerry. Ano na natin? Oh, sige, pwede na siya, bro. Ayan, kinlose ko na yung rooms nila. Sige, balik ka na sila. Balik na yan. Balik na. Hello po, Pastor Jerry. Hello. Salamat po, Pastor Jerry, sa mga teaching mo sa amin. Oo nga po. Napakalaking encourage po ito sa amin. Nagkakalaman. Oo nga. Actually, lahat tayo. Very challenging sa atin itong no, lesson na to. Opo, lalo na po sa akin po, sa part ko po. Oo, kapas. Sa mga ministerial din, invite ako. So, ito sa mga gusto nila eh. Yung ministry ng counseling. Invite ito sa mga magandang pag-usapan talaga. Opo. Pastor Pili po magtanong. So, may inisip ko pa sa Pastor Tohe. Ewan ko si DS. Si DS natin, kung meron pa ba siyang gusto sabihin? Perhaps we can sum up or ano bang question ba? DS, hello, Pastor. Wala pa naman. So, tapos na sila. Mag-sharing siguro. Gusto natin makarinig ng sharing. Tapos kung may tanong, we can entertain questions siguro din. Oo, baka mayroon silang tanong. Okay, Pastor Jerry. Sige. Opo. Tanong ko lang po, Pastor Jerry. Mayroon po kasi akong karanasan na about dyan sa counseling ko. Kasi isang taga rito po sa amin, yung paulit doon po sa paulit-ulit na sinasabi niyo. Oo. Na yung sakit niya is hindi po sakit katulad ng mga cancer o ano mang sakit. Parang may kasama ng takot. Oo po, paulit-ulit po siya. At nung binigay ko din po yung alam kong tama, and then nagawa naman po niya yung sinasabi niyo na tanungin siya kung ano po yung kaya niyang gawin at ano po yung magagawa niya. So nagawa po namin yun in the first place. Pero lumipas po ang mga ilang buwan, is ganun na naman, natakot na naman sa sakit niya na yun. Takot siyang lumabas, maglakad mag-isa. Ang gusto niya palagi siyang tinutundo. Medyo mahirap. Tapos, ang hindi ko na lang po nagawa sa kanya, yung
yung nakaraang topic natin na kung kailangan pa hospitalization. Yun ang hindi po namin na. Referral. Yung baka referral po kasi siguro. Lack. Eh, di ko alam kung lalaki po ba ito babae? Financial po kami. Oo. Lalaki po ba siya? Ano po? Lalaki po ba ito babae? Lalaki po. Lalaki po. Lalaki po. Lalaki po. Lalaki. Mga ilang taon na po? Mga ilang taon na po siya? I think na po nasa siya? 20 pataas pa. 20 pataas. Ah, okay. So, medyo millennial ang dating yan. Apo. Ano po kayang... Very challenging talaga para sa kanya. Apo. Ano po kayang approach pa? Dapat ko pong i... Ano dito? Ipadama. Maganda rin na sa tingin mo kailangan niya ng referral, i-refer mo sa isang counselor. Oo. I-refer mo siya. Kung isa sa ating ano, sa ating naman na ethical issues natin, sa tingin natin kailangan niya ng referral. Opo, opo. I-refer mo. Para din siguro mabawasan sa inisip mo. Yan ang isang pwedeng paraan i-refer siya. Or, ang isa dyan, sundin mo ito itong process na ito, balikan mo lang. Opo, opo. Yan nga. Siguro hindi mo na kailangan. Salamat. Hindi mo na kailangan marinig lahat. Ang pwede mo lang puntahan ulit yung step number 4. Yung goal setting. Opo, opo, opo. Baka kailangan magkaroon ng pagbabago sa goal setting. Kasi kung narinig mo na, at kung hindi effective yung ibig sabihin na nakikinig naman siya, baka meron ulit another goal setting na pwede niya pagkakapan. So magbabago pa lang ng goal setting ulit. Magagawa ng intervention program ulit. Tapos yung action plan. Pwede. So hindi mo na kailangan puntahan yung 1, 2, 3 kasi narinig mo na. Doon ka na lang mag-focus sa step number 4. Yung goal set number four. Setting. Doon lang. Okay po. Pa, salamat. Opo, opo. Sige po. Sige po. Salamat po. Salamat po. Yun lang po. God bless po. Ano pa ba ang you want to ask? Malinaw ba? Or you want to share something? Okay, siguro ihabol ko lang to. I-share ko lang to. Dalawang slide lang to. Pero tingin ko importante ito. Sige po. Yung Ministry of Encouragement doon sa pamilya na pamilyar tayo sa Matthew 9, verse 37-38. Sabi dito, then Jesus said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Of the harvest, to send out laborers into his harvest. Alam naman natin na ang context nito ay yung si Jesus nangangaral siya from one place to another and people are anong talagang keep on following him, kasunod lagi sa kanya yung mga taong ito, his disciples and the crowd. So habang si Jesus ay nangangaral siya left and right preaching and teaching, sabi doon sa previous mga verses, Jesus was able to assess the people. Sabi dyan, then Jesus said to his disciples, when Jesus saw the crowds, ito muna yung una, when Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ito yung sinasabi ko kanina na Jesus was able to assess the people at nakita niya na yung mga tao ay harassed sila, helpless sila, wala silang pagod sila, wala silang kakayahan. Marami silang pinagdaraanan sa buhay. Alam mo, ang maganda rito kay Jesus, hindi na to sinasabi ng text natin. Pero nakita ni Jesus, tumigil ni Jesus sa teaching niya. And he looked at the people and listened to them. He looked at the people and listened to them. At
Ay, importante itong bagay na ito. Kapag tayo lagi ang nagsasalita, tuturo dito, tuturo doon, we were not able to see the condition of our people, of our crowd. We have to stop, pause, and be willing to sit down and listen to them. Only then, sa pakikinig natin sa kanila, that we're able to assess what's happening sa kanila, ano ba nangyari nila. Diyan naman nangyari kay Jesus. Jesus, tinignan niya, tumahimik siya, tinignan niya ang crowd, at sabi niya, itong kalagayan. Ito sila. Helpless sila. Harass sila. Alam niyo, yung panahon ng pandemic na ito, maraming mga ganito mga tao ngayon na kailangan, helpless, harass sila. At minsan hindi natin makuha yan sa preaching and teaching. Kailangan natin manahimik. Kailangan natin upuan sila, puntahan, upuan. It's not necessary, not physical. We have to communicate with them so that we're able to assess where are they and what they are going through right now. At maganda yung next verse na sinabi, kasi sabi dito, Jesus said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Sabi ni Jesus, parang gusto kong parang praise na ganito, mga kapatid, pakinggan ninyo to. Parang gusto sabi ni Jesus, ang dami na nating preachers, ang dami na nating teachers, ang dami na nating mga pastors, pero kukunti lang ating mga counselors. Kukunti lang yung mga handang makinig. Kukunti lang sila. And most likely, this is the prayer of Jesus. Sabi ni Jesus, we pray. God, that he will send workers in the harvest field. Para sinasabi na panalangin yan, na maligdagan pa ng mga tao na handang makinig, umupo, at gusto matuto sa ministry ng encouragement. Pray to the Lord. Napakaraming aanihin. Pero kukunti lang ito. At gusto ko sabihin sa gabing ito na yung panalangin na ito ni Jesus ay nasagot. Nasagot. At kayo ang mga kasagutan. Kayo ang mga kasagutan na nadagdagan na naman mga pastors and leaders. Kayo ang mga kasagutan na nadagdagan na naman na you're there willing to sit down, pay attention and hear rather than speak, listen rather than giving advice, and willing to journey with these people who are going through with pain, lalo na sa panahon ngayon. Kayo mga kapatid, tayo mga kapatid ay mga kasagutan, pero kailangan pa, marami pa. At yun ang panalangin ko, na kasagutan na ito, na tayo mga kasagutan ay dumami pa tayo, lalo na sa panahon ng pandemic ngayon. And so that we can truly minister to the people and be a blessing to them. That's the meaning of Emmanuel, di ba? Yun ang salitang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us, the nearness of His presence. Now, when people, they will feel the presence of God, and that is the meaning of Emmanuel. Salamat na dyan nga. Salamat, handyan kayo para sa panahon na pinagdaraanan ko. Mga kapatid, gusto kong iwan sa inyo na, gaya sinabi ko una, hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng mga taong yan. Kapag naabot natin sila sa mga panahon na ito, sa mga pinagdaraanan nila, hindi ka makakalimutan yan. Hindi ka makakalimutan yan. Saan man sila makarating, they will always remember you. And that's the meaning of becoming a minister of counseling, of helping ministry, of the meaning of Emmanuel. At salamat sa Panginoon. So, that's it for tonight. I'm not sure kung meron pa kayong tanong, but that's my encouragement for you. Kayo yung mga kasagutan sa panalangin ng ating Panginoon Jesus.